Okay, the next configuration is called the common base configuration. So this configuration is the most used for the voltage amplifier. It's because it provides high voltage gain. Yung detailed kung bakit high voltage gain siya sa ECE-102 pa i-discuss yun. So from the name itself, the base terminal is common among the other two terminals. So in the last configuration, which is the common emitter configuration, yung emitter yung common or yung reference natin sa collector and then sa base. Dito naman, yung base naman yung magiging reference natin. Okay? So next. So hindi ko na i-discuss yung derivation ng mga formula na to. Gusto ko kasing matuto kayo na isolve yung given circuit without memorizing this formula. No? Okay, para tipid din sa brain cells. No? So sa halip na gagamitin nyo pa sa pagbabasa, no, wag na natin itong wag nyo nang i-memorizing ito. No? Okay, so magbigay na ako ng example no, directly sa common based configuration. Okay, so given this circuit, no, determine the current IE and IB and the voltages VCE and VCB for the common base configuration of the following circuit. And so first, tanggalin muna natin itong mga kapasitor na to since DC analysis tayo, no, zero yan. No, not zero pala, no, open circuit pala yung mga kapasitor natin. And then, i-redraw natin yung circuit para hindi tayo malito, no, pag nagsosolve. Okay. So, ito yung emitter resistor, 1.2 kilo ohm. So, lalagay ko na lang na ganito yung notation ng voltage source na VEE, no? Negative 4 volt. Okay, by the way, yung voltage source, pwede natin i-drawing siya na yan, yung nakikita nyong itong symbol na to, no? Ito, may maliit na, may maikling line, mahaba, din maikli, din mahaba. So, yung maikli yung negative potential and then yung mahaba, yung positive potential, no, pwede nating isulat yung voltage source na ganyan. Or pwede rin ganito, yung traditional na bilog, positive minus. Okay? And then, pwede rin yung dot lang. Okay? So, pag dot, halimbawa, gusto nyong i-transform yung voltage source from this to this. No? So, kung negative yung nasa taas, ang ilalagay nyo dito, bawa, negative, positive, 2 volts. So, ang ilalagay nyo dito is negative 2 volts. So, baliktad, if ganito naman siya, mahaba, maikli, mahaba, maikli, then ground, bawa, 2 volts siya. No? So, positive 2 volts. So, pag tinransform nyo siya sa ganito notation, 2 volts lang siya, or positive 2 volts. Okay, ganun lang siya. No? Okay. So, negative 4 volts, and then yung BJT natin. And then, i-ground ko na to, no? Ground ko na yan. Then, collector resistor, 2.4 kilo ohm. And then, dot, 10 volt. Yung VCC natin. Okay. So, designate natin yung mga currents kasi importante yun para hindi tayo malito pag nagki-KVL. So, since ground yung base terminal natin, walang dadali, of course, na base current. So, 0 ampere. Okay, so may emitter current dito, IE, and then merong collector current, I sub C. Okay, so KVL tayo. So, green na lang. So, common emitter loop pala muna tayo. Check natin kung may makukuha tayo sa common emitter loop. So, mag-start tayo kay VCC, no? 10 volt. 10 may minus drop dito sa resistor, minus 2.4 kilo ohm I sub C. Okay, minus drop dito sa BCE, collector to emitter. BCE, minus drop dito kay emitter resistor, 1.2 kilo ohm I sub E. And then minus drop dito sa VEE, minus minus 4 equals 0. Yan, obviously, ang daming unknown, yung collector, emitter, and then yung VCE, yung collector to emitter voltage. Okay, so i-leave muna natin to as that, no? Balikan natin mamaya yun pag nakuha natin yung other parameter. Try natin yung based emitter loop. So based emitter loop, paganto yan. No? Kaya sa base terminal hanggang dun sa emitter terminal.
or not emitter terminal dun sa pinakahuling component. So ground zero, okay, minus drop dito, no, may positive minus 0.7 diyan, huwag niyo kalilimutan lagi yon, no. So minus or not minus kasi positive yung pinasukan niya, so minus 0.7 lang, minus 0.7 minus drop dito kay 1.2 kilo ohm na I sub E, and then minus 4 volt equals 0. So yun, may makukuha pala tayo sa base emitter loop, yung emitter curve. So solve natin. Minus 0.7 minus 1.2. Yun, so 2.75 milliampere. Okay, so sasabihin ko ulit, no, pag nag-shift solve ka lang, make sure yung equation is linear. If non-linear yan, or yung degree is may squared, may cube, may to the fourth, basta non-linear siya, huwag nyo gagamitin, of course, yung shift solve. Kasi yung shift solve is designed for linear equation. Pagka sinolve nyo, pagka ginamit nyo siya, no, with a non-linear, limbawa squared, bibigay niya naman yung sagot, pero isa lang yung sa mga possible na sagot. It's because second degree or third degree, no, isa lang siya sa mga possible root. So makakamali kayo, lalo na kung yung problem ay may hinihinging specific condition. Okay, so what if pag sinabi yung pinakamalaking answer yung sagot, so ang naibigay pala sa inyo ng shift solve ay yung pinakamaliit or yung gitna, so mali na. Okay, so gamit na kayo ng equations, I think sa calculator. Okay, so 2.75 milliampere yung emitter current natin. So ito, pwede na natin tong i-substitute doon. Okay. So o nga pala, ano, pag sinubstitute natin dito sa common emitter loop equation, wala tayong I sub C. Pero sinabi ko sa inyo, sa diniscuss ko na rin sa inyo, na yung I sub C is approximately equal lang, no, sa emitter current. So pwede na nating itanggalin tong I sub C, gawin na natin tong I sub B. Since parehas lang naman, almost equal lang, no, yung discrepancy niya is 0.00 something lang. Ganun lang yung difference nila dalawa. So ilagay na natin siya 2.4 kilo ohm and 2.75 milliampere minus VCE minus 1.2 kilo ohm, 2.75 milliampere plus 4 equals 0. So VCE 10 minus 2.4 kilo ohm times 2.75 milliampere minus x. It's 1.2 kilo ohm times 2.75 milliampere plus 4 equals 0. So shift solve, 4.1 volt. I hope sana, or sana tama yung mga ginagawa ko dito. Okay? So meron tayo IE, may BCE, ano pa bang tinatanong? Yun, IB. So pwede natin gamitin yung IE equals beta plus 1 IB, since given naman si beta. So may given tayo na nakuha na natin yung 2.75 milliampere. So ang beta natin ay 61. So 2.75 milliampere divided by 61. Yun. So ang base current natin ay 45.1 microampere. Okay. Tip din pala, no, usually ang emitter current is normally milliampere lang yan. So pag nakita nyo na sa problem, or pag nasinolve nyo yung emitter current sa isang specific circuit at hindi milliampere yun, sobrang layo ba, microampere or picoampere or femtoampere, mali na kayo dun sa ginagawa nyo. So ganun lang yung palatandaan nyo, laging milliampere si emitter. And then si base current, lagi yung nasa range ng microampere. Okay? So ganun lang siya. So meron na tayong emitter, may base current na tayo, may collector to emitter voltage na tayo. Ano ba bang hinahanap dyan? VCB, ayun, VCB. VCB is equal sa BC minus VB. Tama? Since yung base terminal natin is naka-ground,
isi-zero ko na to. So, ang hahanapin na lang natin dito is yung voltage doon sa collector terminal. San siya? Ayun, nandito siya sa, ayun, nandito siya. Ito yung BC. So, i-redraw natin yung circuit no, kasi medyo magulo na. So, ground, si base terminal, and then, ito, si collector resistor, and then si BCC, ano nga ba si BCC? 10 volt. And then, si collector resistor, 2.4. And then, 1.2 kilo ohm. And then, minus 4 volt. Isa, dapat hindi ko na pala dinrawing itong part na ito kasi hindi naman natin kailangan yan. Okay, so, ang hinahanap dito is yung collector voltage, which is ito. Okay. So, madali lang siya. No? So, mag-KBL lang tayo mula 10 volt papunta dun sa BCC. Ganun lang siya kadali. Okay. So, ilagay ko muna yung collector current. Baka kasi malito kayo. Baka sabihin nyo, sir, na wala na yung collector current na nagpo-flow. Meron. So, I sub C. So, kikibail lang tayo mula 10 volt hanggang dun lang sa BCC. Hindi na natin kailangan kompletuhin yung loop mula collector hanggang dun sa negative 4. Since ito hanggang dito lang naman yung kailangan natin. So, may I sub C na tayo. No? Yung emitter current is parehas lang naman siya. Almost equal naman. Not totally equal. So, 10 minus 2.4 kilo ohm times 2.75 milliampere minus BC equals 0. So, yung BC natin, so 10 minus 2.4 kilo ohm times 2.75 milliampere, 3.4 volt. Yan. Ay, ba't ko ba binaks to? So, yung VCB pala ito. So, yung VCB is equal sa 3.4 volt. Ayan. So, ito yung mga sagot natin. No? So, see, hindi na natin kailangan pang i-memorize yung mga formula kanina doon sa PowerPoint. No? Kaya naman pala natin i-solve no? With just the KBL lang and the loop, no? Yung collector-emitter loop and the base-emitter loop.